Tinuruan ko si Kitty mag-water ng plants today. Wow! Your turn to water the plants. You're welcome. So yung first na ginawa namin is nag-transfer kami ng water from pail to the watering can. Sa Montessori pala, iniiwasan na kumuha ng water sa direct water source. Kasi nga naman, kapag sa gripo tayo kumuha, unlimited yun, maglalaro lang sila. So at least sa ganitong paraan, mas matututo sila na mag-save ng water. Sa activity na to, natuto si Kitty mag-pour, which is an important practical life skill. Pero syempre may assistance ko yan. Nabibigatan ata si Kitty sa tabo, kaya nag-direct scoop na lang siya dun sa pail. Tinanong ko nga si teacher Cha kung okay lang ba yun. Sabi niya, that's actually a good sign kasi nag-show siya ng problem-solving skill. So, yay, Kitty! Ayun nga lamang, napakaraming beses tinikman yung tubig. Abaw! That is for watering the plants. So, aside sa mag-enjoy kayong mag-ina, marami rin silang matututunang mga skills sa activity na to, lalo na yung care for the environment. Pang-water yan ng plants? Ikaw talaga! Talagang niloloko mo ako, ha? Ay! Paano ko raw naturuan si Kitty ng mga animal sounds? So before yung animal sound, inintroduce ko muna sa kanya yung mga names ng animals. May nagregalo kasi sa amin ng book ng mga animals, tapos may kasama na rin siyang animal sounds. So ang ginagawa ko is tinuturo ko yung picture ng animal, tapos sasabihin ko yung name niya. Rabbit. After a few times of naming the animal, siya naman yung tinatanong ko. Kunwari, where is the rabbit? Kapag tama na yung tinuturo nila and kapag nakakapagsalita na sila, pwede na tayong pumunta sa last step, which is sila na yung tatanungin natin na what animal is this? Kung tingin nyo naman na hindi masyado interested yung mga toddlers ninyo sa book, pwede kayong mag-try ng mga animal figures tulad nito. So ayun, pwede natin siyang ilagay sa basket or ito, nilagay ko siya sa loob ng bag. So parang mystery bag siya. What's this? Kung magsa-start pa lang pala kayo, at least 3 to 5 pieces lang muna para hindi siya masyado ma-overwhelm. Once na-familiarize na siya sa mga names, tsaka lang tayo pwede mag-introduce ng sounds. Kung sakali naman na hindi tama yung nabanggit nila na pangalan ng animal, pwede natin silang i-correct. For example, kunwari itong hippo, ang sinabi niya zebra, sasabihin natin this one is a zebra. Bale, ipapakita natin sa kanya kung ano yung sinabi niya na word, tapos papaulitin natin, oh now, which one is the hippo, ganun. I got you. I got you.